sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural, dito sa Radyo Agila. Pagka ganito pong panahon, madami pong nagkakasipon. Ang iniisip nung ilan, naulanan, naambunan. Pero alam nyo, hindi naman po yung ulan ang may dala ng sipon. Natsyempo lang, ano? Ang talagang dahilan ng sipon, virus. Pero importante na maintindihan natin itong pagkakaroon ng sipon. Yung iba natatakot kasi nga, pwedeng mapagkamalan ngayon na merong COVID-19. Isa ito sa mga sintomas na maaring kayo ay infected ng virus. Pero ang concern natin, marami na yung talagang pangkaraniwang sipon lang yung nararanasan. Usong-uso ito ngayon eh, sipon, ubo, trangkaso. Alam naman nating lahat, yung mga upper respiratory tract infection, yan din yung sintomas ng COVID-19. Pero hindi po tayo dapat na kampante lang, dapat na alerto tayo, dapat na ginagawa natin yung mga pag-iingat para hindi po tayo mahawahan ng virus. Kaya ang lagi nating natatalakay, pagpalakas ng ating immune system. Ngayon, yung pangkaraniwang sipon, usually harmless naman. Actually, madami pong klase ng viruses ang pwedeng maging dahilan ng common cold, yung sipon. Yung at risk, yung mga bata na 6 years old pababa, healthy adult, sa mga pag-aaral, natural lang, normal lang na sisipunin tayo paminsan-minsan. Yung bang mga 2 o 3 beses sa isang taon. Pero kung buwan na yung tagal nung sipon nyo, maaring hindi siya common cold, maaring allergy or sinusitis. Madami na yung nagkakaroon nito, most people nakaka-recover from a common cold in a week time or mga 10 days. Pero yung mga sintomas pwedeng tumagal kapag kayo ay naninigarilyo. Kaya importante, lagi natin binabanggit kagabi, nabanggit din natin yung paninigarilyo, yung alak, iwasan natin muna dahil sa hindi maganda yung dulot nito sa ating katawan, sa ating kalusugan. Kung medyo matagal na yung sipon tapos hindi nag-i-improve, importante po na magpa-evaluate po sa inyong mga doctors. Symptoms ng common cold, usually lumalabas yan 1 to 3 days after ng exposure natin sa virus. At yung virus nito airborne. Yung bang nandyan lang, pakalat-kalat, pag sa isang kwarto ay merong may sipon, ayan, madali kayong mahawahan kung mahina ang inyong immune system. Yun yung kaibahan sa COVID-19, yung droplets talaga. Hindi basta-basta mga kawa, although kailangan natin mag-ingat. Yung mga sintomas, maaring iba-iba. Maaring magbaryan from person to person, depende sa katawan, depende sa immune system. Maaring magkaroon ng runny or stuffy nose. Yung iba, sumasakit yung lalamunan, nagkakaubo, may congestion, medyo sasakit yung katawan. Pwedeng pagsakit ng ulo, pero mild lang. Yung pagbahing, nagkakaroon ng low-grade fever. Siyempre, yung pakiramdam talaga na hindi okay. Generally feeling unwell. Mapapansin nyo, diba? Tulo ng tulo yung sipon. Yung discharge, pwedeng maging thick, maging yellowish or greenish in color. Pagka nagigreen or nagyellow, hindi naman yan indication ng bacterial infection. Tandaan natin, ang common cold ay viral in nature. Virus po ang dahilan. Kailangan po na ma-evaluate ng doctor, lalo na kung meron kayong lagnat na mga 38.5 degrees pagka nagkaganyan lagnat. Yung bang medyo tumatagal na lagnat, yung iba 5 days, tapos pabalik-balik, tapos yung iba nahirapang huminga. Pagka ganyan po, importante na ma-evaluate. Huwag nating isipin na ordinary cold lang, malay natin ibang kondisyon. Ngayon, yung COVID, binabantayan.
pwedeng flu na halos magkakapareho yung mga sintomas, yung wheezing, yung severe sore throat, headaches, or sinus pain. Pagka ganyan, importante ang immediate medical attention. In general, sa bata, pagka nagkasipon, hindi naman kailangang magpakonsulta. Kaya lang, kung talagang tataas yung lagnat, tapos yung nagiging pabalik-balik, yung naoobserbahan nyo na, ba, nagtatry kayo ng mga over-the-counter medicine, tapos halip na mag-improve, eh, mapapansin nyo na nag-worse yung condition. So, pagka ganyan, importante talaga ng immediate medical attention, lalo na sasakit yung tenga, nandun yung wheezing, nandun yung unusual drowsiness, or walang ganang kumain sa mga bata kasi medyo delikado, lalo na yung mga bata na hindi pa nakakapagsalita. Yan, importante po na talagang ma-evaluate ng doktor kaagad. Kasi itong mga ganitong kondisyon sa panahon ngayon, dapat na maging alerto tayo. Napapanahon ito dahil nga sa ang daming mga nagkakaroon ng sipon, tapos kung medyo lumala, nahirapang magpunta sa ospital at natatakot magpa-check up kasi nga ang mga ospital, hindi lang dito sa Metro Manila kundi sa iba pang mga probinsya, ay nakafocus sa COVID-19. Kumbaga, yung ibang mga sakit na medyo, kung isipin natin, mild lang, eh hindi muna napapagtuunan ng pansin. Kaya lang, ito pong sipon, kung lalala, bilang isa din sa sintomas ito ng COVID-19, importante po na mabantayan. Ako, pagka may ganitong kondisyon, nire-require ko talaga ng ipapatest, no, ira-rapid test, kung hindi man yung swab test. Pero alam nyo, importante na talagang ma-evaluate. Minsan kasi binabaliwala natin, pero yung paglabas-labas, importante na mabantayan. May mga napuntahan akong lugar, ano, walang social distancing. Nako, talagang kakaiba. Alam nyo, madami pong mga sumusunod talaga, pero may mga napupuntahan tayo na talagang, ewan ko ba kung anong nangyayari. Halimbawa, sa mga palengke, eh, natural madami pong tao, pero magkaroon sana ng paalala, i-practice yung pag-iwahiwalay. Ang sipon po, madaling makahawa. Ngayon, pagka lumala, hindi natin alam, maaring COVID-19 din, pero dapat gawin natin yung kaukulang pag-iingat. Itong cold virus, pumapasok sa ating katawan, sa bibig, sa mata, sa ilong. Sa pamamagitan ng droplet, airborne ito sa hangin. Kapag halimbawa, nasa isang lugar kayo na magkakasama, tapos merong may sipon, yung pagsasalita, or pagbahing, or pag-ubo. Yan, pwedeng pumunta yan sa hangin. Kahit wala kayong nakikita eh. Pag nagsalita yung isang may sipon, pwede yung sumama sa hangin yung mga droplets. Pwede kayong mahawaan. Pwede rin kumalat by hand-to-hand contact. Limbawa, yung mga contaminated objects sa isang lugar. Limbawa, yung telepono, yung laruan, yung towel, yung mga eating utensils, yung doorknob. Pagka dumikit doon yung mga droplets, tapos hahawakan nyo, kayo naman kukusutin yung mata nyo, hahawak sa ilong, or sa bibig, yan, pwede pong pumasok yung mga viruses. Kaya maya-maya, pwede na kayo magkasipon din. Kaya dapat babantayan. Pero, syempre, nandun yung mga risk factor. Yung mga bata na younger than 6, mataas yung risk na magkaroon ng sipon, lalo na kung kulang sila sa mga activity, sa physical activity. Yung mga tao na mahinang immune system, yung mga merong chronic diseases, or dahil sa mahina talagang immune system, dahil may mga iniinom na gamot, yung susceptibility natin sa sipon nandyan kapag malamig yung panahon. Sa ibang mga bansa, during fall and winter. Although, pwede naman tayo magkasipon anytime, pero sa ibang mga bansa na apat yung season nila, during fall and winter tayo, madami pagka ganitong tag-ulan. Pero kahit tag-araw naman, may mga nagkakasipon. Isang risk factor din yung paninigarilyo. Mas madaling magkasipon, or yung pagkakaroon ng sipon ay nagiging mas severe kapag ka na-expose tayo sa usok ng sigarilyo. Ngayon, kung hindi man kayong naninigarilyo, maaring yung
kasama nyo sa bahay, magulang nyo o kung sino man, medyo paalalahanan. Kasi nga, sa labas po bawal manigarilyo, di ba? Dahil sa mayroong smoking ban na pinatutupad sa mga public places. Na ito yung isa sa tinitingnan natin na magandang nagawa ng itong current administration, talagang naging mahigpit. Although, merong iba dyan na pasaway talaga at parang yung mga nagpapatupad medyo nagre-relax ngayon kasi nga nakafocus sa COVID-19. Yung exposure sa Sipon sa virus pwedeng mangyari kapag madaming tao sa school, sa eroplano, diba? Sa, kahit sa hospital ngayon, sa mga clinics, sa mga opisina, basta madaming tao. Kung merong may isang sipon, yung exposure na yon pwede magpataas ng risk na magkaroon kayo ng sipon. Dapat itong bantayan kasi nga pwedeng mauwi sa mga komplikasyon. Nandyan yung otitis media, yung pagkakaroon ng acute ear infection. So nangyayari yan kapag kayong bacteria or virus e pumasok dun sa space behind the eardrum. Kaya sumasakit yung tenga, lalo na sa mga bata na prone sa ganitong problema pagka nagkakasipon. Na mapapansin nyo, yung pinakang sipon, hindi na lang sa ilong lumalabas, sa tenga din. Yan, nagkakaroon na ng ear infection. So dapat yung bata. Isa po yung komplikasyon ng sipon. Yung asthma, pwedeng mag-trigger ng asthma yung pagkakaroon ng sipon. Kaya kung may history kayo ng asthma, dapat doble yung pag-iingat kasi nga pwedeng sumumpong yung asthma, pwedeng mas malala, mas matindi kapag ka merong sipon. Kasi ang tinitingnan natin sa asthma, usually mga allergic reaction, yung exposure sa maruming hangin, lalo na halimbawa malapit kayo sa mga pabrika or exposed sa usok. Usok ng sasakyan, usok ng sigarilyo, yan, pwede mag-trigger yan ng asthma. Yung sipon, ganun din. Yung pagkakaroon ng acute sinusitis, di ba merong mga tao na pag mapapansin nyo yung bang singa ng singa, talagang binublow nila yung kanilang ilong. Yung para may mga pagka parang hihigupin ka eh. Usually, sinusitis ang problema. Pagka hindi yan na-resolve, it could lead to inflammation and infection ng sinuses. Kaya importante na mabantayan yung pagkakaroon ng sipon. Kaya kailangan maganda yung ating katawan, malakas yung ating immune system. Ngayon, dapat ding iwasan yung pagkakaroon ng secondary infection kasi isa din yung komplikasyon ng sipon. Pagka nagkasipon, pwedeng mauwi sa pharyngitis, sa pneumonia, or bronchitis. Kaya importante na mabantayan. Pagka ganyan na, kailangan talaga ng antibiotiko. Kailangan pong ma-evaluate talaga ng doktor. And for prevention, kailangan, ito yung lagi natin binabanggit, maghugas ng kamay. So importante po yung tamang paghugas ng kamay. Ano, ito'y madami ng mga instructions na ibinibigay ang ating health authorities, ang ating Department of Health, yung sa tamang paghuhugas ng kamay. Kaya importante na sundin natin. Kasi nga, isa din ito sa paraan para makaiwas tayo sa COVID-19. Hindi lang sa COVID-19, tingnan din natin yung iba pang mga sakit na pwede nating makuha kapag hindi natin nabantayan yung proper hygiene. Yung pagde-disinfect, kailangan po yan. So, bantayan natin, ano, kailangan ay maging malinis, lalo na kung may mga bata, di ba? Importante, yung mga laruan, dinidisinfect yan periodically. Yung paggamit ng tissue, makakatulong din yan. Kung sisinga kayo or uubo, bakit tissue? Dapat yung ma-dispose mo siya ng maayos. Pero kung gagamit kayo ng, di ba, yung iba panyo, kaya lang yung panyo, minsan pagkapuno na ng sipon, kung sa atin at yung bang merong iba na irresponsable na kunwari maiiwanan, kahit yung tissue, di ba, wag naman ganun.
kung tayo, ayaw nating makahawa, ayaw nating mahawahan ng sakit, gawin natin yung part natin. Kung kayo may sipon, kung gagamit kayo ng tissue, i-dispose ng tama. Huwag nyong kung saan-saan lang iiwan. Yung bang iba, pasimple, ihulog sa ilalim ng upuan. Kawawa naman yung mga maglilinis. Diba yung dadampot, minsan yung ating mga tagalinis, diba, sa mga opisina, minsan wala namang protective gear katulad ng gloves na ginagamit. Diba? Kaya importante na maging responsable tayo sa pagtatapon ng mga ginamit na mga tissue, lalo na kung kayo may sipon. At kung wala man, diba, yung itinuturo sa atin, gamitin natin yung ating elbow kung wala tayong tissue, yung tamang pag-cover ng bibig na hindi gagamitin yung kamay. Kasi kung kamay, bawa yung kamay ang ipang tatakip nyo, tapos hawak kayo sa doorknob kung saan, pwede kayo makapanghawa. Kaya talagang ito, gawin natin yung mga preventive measures na ito. Huwag tayong mag-share ng iba pang mga, bawa, utensil, lalo na kung may sipon. Sa mga opisina, ganun din. Yung iwasan yung close contact kapag meron kayong kasama na merong sipon. At dun sa mga nanay, halimbawa, merong mga, ngayon naman madalang na yung iniiwan dun sa mga daycare center, mga childcare center, sa kanila mga anak. Yan, importante kasi ngayon talaga yung good hygiene practices. Importante yan na ma-practice. At maging maingat tayo sa ating sarili. Kailangan yung kumain ng tama, di ba? Maging healthy yung ating diet, yung pag-exercise, kailangan po iyan, yung sapat na tulog, at saka yung stress, mamanage natin ng maayos. Kasi pagka tayo na-stress, mas tumataas yung susceptibility natin na magkaroon ng infection. Lalo na ito mga ganito na common pagka ganitong tag-ulan. Ang isa pang nakikita natin na reason kasi yung vitamin D kulang. Diba? Pag madalas yung pag-ulan, halos hindi sumisikat yung araw, tinatamad tayong lumabas, nagiging daan yon para hindi tayo maarawan. Yung pagpapaaraw, malaking bagay po yon para lumakas yung ating immune system. Kasi yung ating immune system ay nandyan, nakadepende sa mga nutrients, kabilang yung vitamin D na ito'y pwede nating makuha kapag ka tayo ay nagpapaaraw. Kumusta po kayo? Baka kayo po ay may ganitong nararamdaman ngayon. Kailangan po madaming tubig. Kailangan pahinga. Kasi pagka lumala ng lumala, pwedeng maging prone tayo sa iba't ibang mga sakit. Katulad ng COVID-19. Basically, ang sipon, di naman kailangan ng medical consultation unless na nagkaroon ng mga komplikasyon, yung bang lumala. Yung diagnosis nito, simple lang naman. Ngayon, sa doktor, titingnan lang kung it could be bacterial infection or other condition. Ngayon, pagka may mga ganitong respiratory problem, nandyan kaagad yung x-ray. Kailangan pong makita kasi nga gusto nating makatiyak kung simpleng sipon ba or baka COVID-19. May mga pagkakataon po, walang sintomas. Pero pagka nakita sa x-ray na nag-i-start yung pneumonia, yan, maaring nagsisimula pa lang yung sakit. Kaya dapat na nabantayan. And pagdating sa treatment, wala pang treatment for common cold. Kahit bakuna, wala po. Ito yung sinasabi natin na napakatagal ng sakit. Madaming nagkakaroon ng sipon. Ang dahilan nito, virus. Pero hindi nila magawa ng bakuna. Yung COVID-19 na bago lang daw. Pero alam nyo, ang coronavirus na detect 1999 pa. Ganun nakatagal. Kaya sabi natin, more than 20 years na. 21 years nung unang na-detect yung coronavirus. Yung sipon, napakatagal na. Pero walang bakuna na ginawa. Yung COVID-19, pansinin nyo ngayon na ilang buwan mula nung tinanggap ito ng WHO na may pandemic, nag-uunahan, meron ng andami ng mga candidate vaccine. Mahigit 40 po yung bakuna, nag-uunahan sila sa trial. At merong isang nabalita na trial na pina-stop kasi nga nagkukos ng heart
complication. Kaya ito, ingat po tayo. Ano? Kaya dapat hindi tayo maging kampante pagdating sa bakuna. So kung makakatulong talaga base sa research, pero dapat na mapag-aralan talagang mabuti. Huwag pong madaliin. Kasi baka sa pagmamadali, ang mangyari, eh later on, mamumroblema tayo dun sa mga side effects nito.